guys, mga kaergan, ang i-convert natin ngayon, isang unit na arms core, i-convert natin siya sa PCP, from CO2 to PCP. So, medyo may kalumaan siya, mga kaergan. Ayan, kung nakikita nyo, at hindi ko alam kung naka-welding to o anong ginamit na pandikit dito. So, i-makeover natin siya, mga kaergan. Pero, noon ako na yung proseso ng ating pag-convert. So, ang gusto niyang tank ay tube tank ang gagamitin. So, ito yung offset natin. Naka-pin na rin siya. So, nabanggit ko dun sa about sa mga offset ko na ginagawa ko siya na blanco, mga kaergan. Dahil nagbe-base lang tayo dun sa clearance na dito. Kung ano yung ilalagay natin dito na tangke o barrel. So, ayan. Na medyo may kaluwangan dito dahil hindi ko alam kung nabanggit ko kasi sa kanya, mga kaergan, na pwede rin siyang maging shroud para konti lang yung space na matitira dito para maganda tsaka para hindi na gaano mahaba, pero hindi ko pa na-check maigi kung naka-welding o ano to. Alam nyo naman sa atin, mga kaergan, allergy tayo sa mga welding at mga epoxy. Mga kaergan, nilagay na natin tong offset natin. Tatlo yung o-ring nya. Siguro matibay naman yun. Tatlo yun. Naglagay tayo ng tank tester lang muna. Tinanggal rin natin yung pusher housing sa taas. Yung upper nya, mga kaergan. Okay lang naman dahil lilig test lang natin. Ito yung lock. Huwag nyong kakaligtaan maglagay ng lock yung kabilaan. Ito lock lang na temporary, mga kaergan. Para itetesting lang natin. Bago ko kasi gagawan ng bat, yung mga kino-convert ko, talagang pinapagana ko muna kung okay na, yung wala nang leak. Ako dito, mga kaergan, naglalagay ako ng plastic gasket niya. Hindi tulad dun sa mga kasama dun sa kit na matitigas na puti. Tulad dito. Tulagay ito dito. Okay din to, kaya lang mas maganda yung mga ginagawa kong ganyan. Yung mga plastic na red na yan. Para i-prepress niya to. Prepress niya yung ano, mapipit-pit, hindi nasisingaw. Natin, mga kaergan, bago natin ibuo at gawan ng butt stock. Ang output natin ay ayan, mga kaergan, 1.8. Tapos yung input natin, ayan, 3,000, mga kaergan. So, itetest natin kung wala nang leak. So, ayan, mga kaergan, wala nang kasingaw-singaw. Pero hindi natin dapat ibabad ng matagal. Kasi may tendency na papasukin yung gauge natin ng tubig. Kaya pag magli-leak test tayo, lublob agad. Tapos tignan kung may sisingaw, angat na. So okay na siya, ibubuo na natin, mga kaergan. Saka natin gawan ng butt stock. So eto na guys, yung ginawa natin na trigger mechanism, trigger assembly ng ating arms core unit. At pwede rin i-design sa ibang unit, hindi lang po sa arms core. Pwedeng kumuha na ng idea dito.